Ayan. Kapag naka-drive ka kasi, yan. So, hindi mo makikita. Pag naka-drive ka, naka-automatic drive ka, hindi mo makikita dito kung anong gear status, kung nasa third or fourth ba siya. Okay? So, ilalagay ko lang siya dito. Nasa third gear siya. So, ito, monitor naman to. Naka-record naman to. So, dito ako. Ayan. Tingnan natin kung mag-shift ba siya sa fourth gear. Okay? Titingnan natin kung mag-shift siya sa fourth gear. So, ngayon, nasa first gear siya. First gear. Second gear. Third gear. Ayun. So, fourth gear, hindi siya nag-shift kasi mataas na yung RPM niya. So, pababa. Pag pababa siya, so, kailangan mo mag-engine brake. So, gradual lang. 3, 2, and 1. Pero kung kaya naman dito sa drive, tapos kaya naman ng brake system mo ng gulong, mas maganda. Kasi yung brake system mo, yung mga brake pads nun, pag napudpud, ay madali siyang palitan. Kapag ito, napudpud yung mga brake pads nito sa loob ng transmission, ay kailangan mong baklasin yung transmission. So guys, welcome back ulit sa ating channel. Sa video na to ay itetest natin yung function ng 3, 2, and 1. Doon sa previous video ko, ang ginawa natin is yung ito, yung drive, no? Drive function niya. So ang ginawa natin, nag-shift tayo ng first, second, third, fourth, then nag-release tayo ng gas pedal, tapos nag-stable yung kanyang vehicle speed sa mga 30 kilometers, tapos nag-apply tayo ng brake. So, yun ay for demonstration purposes, no? Ideally, dapat yung output siya ay gradual yung pagbaba niya. Closer siya dun sa input siya para hindi mabigla yung brake system dong ating transmission. So, yun for demonstration purposes. Sa video na to, ang gagawin natin is hindi tayo mag-a-apply ng foot brake. Ayan. Hindi tayo mag-a-apply ng foot brake. Ito ang pagaganahin natin para gradual yung brake engine brake natin. So, ganun yung gagawin natin. First gear, same pa rin, nakataas yung likurang gulong natin ng ating sasakyan. So, shift natin siya ng first, second, third, naka-drive tayo. First, second, third, fourth, then release. Pag release, mag-stay siya yung ating vehicle speed na sa mga 30. Then, shift natin siya dito. Titingnan natin kung ibababa niya yung vehicle speed, no? Yan, ibababa niya. Tapos, gradual yung pagbaba. Yan. Dito guys, yung ating ito, L1, first gear, second gear, third gear, may mga sariling brake pads yan. May mga sariling brake pads yan. Halimbawa, kung dito ka, sa L, so, pag naka-L ka, nasa first gear, so, nire-restrict niya na pumunta sa second gear kahit na naka-depress yung gas pedal mo. Mataas na yung RPM, hindi pa rin siya nagsiship sa second gear. Yung ganun din, kapag nandito naman, second gear, nire-restrict niya na pumunta doon sa third gear kahit na mataas na yung engine RPM. So, ganun din guys dito sa third gear, nire-restrict niya na pumunta sa fourth gear. Ayan. So, kailan lang ba ito ginagamit? Ano? Yun nga, pag pababa, ito, hindi ko talaga siya ginagamit. Ginagamit ko lang siya kapag kinakailangan, pero bihira ako itong gamitin. Lalo na, applicable to kapag pababa. Pag pababa siya, so kailangan mo mag-engine brake. So, gradual lang. 3, 2, and 1. Pero kung kaya naman dito sa drive, tapos kaya naman ng brake system mo ng gulong, mas maganda. Kasi yung brake system mo, yung mga brake pads nun, pag napudpud, ay madali siyang palitan. Kapag ito, napudpud yung mga brake pads nito sa loob ng transmission, ay kailangan mong baklasin yung transmission. Tapos, ang epekto pa niyan, kapag masyadong burn out na yung mga brake pads, ay posibleng makontaminate yung brake fluid mo, ganun. So, ay yung transmission fluid. So, yun, bihira ko talaga siyang gamitin. Kung kinakailangan, nakadrive, then okay yung brake pads mo, yung brake system mo ng gulong, okay yun. Kasi madaling palitan yun eh, compare dito pag nasira. So, yun. So, yun. Downhill.
Pag uphill naman, ito ang ginagawa natin is yung third gear. Yan. Kasi kapag nandito siya, pag pataas, once na hindi mo kasi ma-monitor dun sa dashboard mo kung anong gear na, no, kung third, fourth ba. So dito, kung gusto mong kontrolin talaga, makasigurado ka na nasa third gear lang siya pag pataas, ililipat mo siya dito, pag third gear. Para sigurado talaga na hindi siya mag-shift dun sa fourth gear. Kasi once na nag-shift na siya sa fourth gear at pataas ka, yun, mahihirapan yung kasi nasa lower gear ka eh. Nasa fourth gear, lower gear yun. So, mahina yung torque niya. So, yun lang yun guys. So, as much as possible, emergency cases lang to ginagamit. Yan. So, kung kaya naman ng brake system mo, mas maganda. Kasi, mas madaling palitan yun compare dito. So, drive lang. Yan. Eto, monitor lang natin to, gear. So, record ko lang. Yan, record ko lang siya. Para nakamonitor ako dun sa dito. Ayan. So, ganun din guys, nakaangat yung ating likurang gulong, ano. Ayan. So, tapak ako sa brake. Tapos, ayan, reverse. Neutral. Nakadrive siya. Naka-D. So, mapapansin mo dito ay naka-D siya. Ayan, drive. Tapos, monitor natin. Ayan, nakadrive siya dito. Ayan, kasi dito, hindi natin nakikita yung gear eh. Ayan, so, dahan-dahan kong, ayan. So, ito yung brake natin. Tanggalin natin, ayan. Tapos, dahan-dahan kong binibitawan yung gas, yung brake. So, meron tayong initial na mga 5 kilometers. Ayan. So, si-ship ko siya. Ayan. So, naka-first gear na tayo. Initially, naka-first gear. So, first gear. Second gear. Third gear. Fourth gear. Release ng brake. Release ng gas. Ayan. Pag-release ng gas. Ayan. Nasa mga... Ayan, bumagsak siya. Okay. So, dito, nasa third gear siya. Ayan. So, ililipat ko to. Paglipat ko nito, ayan. So, dito ako. So, nasa third gear siya. Okay. Ayan, nasa third gear. So, ang gagawin na natin ay ibababa ko to. Ayan, sa 2. Mamonitor ko dito. Ayan. So, makikita natin dito. Ayan, bumaba siya ng first gear. Ayan. Tapos ibababa ko to. First gear. Ayan. Umiikot pa rin yung ating gulong dyan. Ayan. Ayan. Ngayon guys, since nandito na tayo sa first gear at naka-L na siya, so i-check na natin yung function nito. So magagasta ko, tingnan natin kung magsi-shift ba siya ng second gear, no? So dito ako mag-ano. So apply ako ng gas. So kung papapansin mo dito, umabot na siya ng 2,000. RPM, pero hindi pa siya nagsiship, no? Tapos yung dito, ayan,
nasa first gear lang siya. So yung okay yung function niya. So ngayon dito naman tayo sa second gear. Ayan, nasa second gear tayo. So tingnan natin. So nasa first gear pa siya, no? So tingnan natin kung magshi-shift siya sa first gear to second gear. So dito natin i-monitor. Meron tayong initial na ayan. Tapos naka second gear siya. Tingnan natin kung magshi-shift siya. So first gear initially. Ayun. Ayun. So nag-shift from first to second gear. Pero hindi siya tumuloy ng third gear. Kahit na mataas na yung RPM mo. Ayan. So, ayan. Ibababa ko lang siya sa L. Ito. Ayan. So, bumaba siya. Ayan. So, hindi ako nag-a-apply ng brake. So, yun yung function niya. Ngayon naman, ang gagawin naman natin is, i-ano ko to. Ito, ilalagay ko sa 3. Ayan. So, eto guys, kaya ko siya linalagay sa 3 kapag pataas naman. Pagpataas at para i-avoid yung automatic shifting niya from 3rd to 4th gear. Kasi pag nag-shift siya ng 4th gear at nasa pataas kayo, yun, mahihirapan yung ating makina kasi nasa lower gear na kayo eh. So, eto, kaya siya nakalagay sa 3rd gear. Yan, pero kung kaya naman ng automatic na sa drive lang siya. Kaya ang problema kasi is ano, ayan. Kapag naka-drive ka kasi, yan, so hindi mo makikita pag naka-drive ka, naka-automatic drive ka, hindi mo makikita dito kung anong gear status kung nasa 3rd or 4th ba siya. Okay? So ilalagay ko lang siya dito. Nasa 3rd gear siya. So ito monitor naman 'to, naka-record naman 'to. So dito ako. Ayan. Tingnan natin kung magsi-shift ba siya sa 4th gear. Okay? Titingnan natin kung magsi-shift siya sa 4th gear. So ngayon, nasa 1st gear siya. 1st gear. 2nd gear. 3rd gear. Ayun. So 4th gear hindi siya nag-shift kasi mataas na yung RPM niya. So, yun yung function niya. Ngayon naka ano siya, naka 20 kilometers, so ibababa ko lang siya sa 2. Ayan. So parang nag-engine brake ka nito pagpababa na. Ayan, pagpababa na. Tapos L. Ayan. So hindi ako nag-a-apply ng brake niyan, guys. Unlike nung previous video ko, is for demonstration purposes lang ano. Kasi yung ito, yung L2 and 3, meron niya sariling mga brake pads or assembly doon sa loob ng transmission. Yan. So, yun lang yun guys. Salamat.